maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang aabsent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Oh, mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha para matuto sa Palay Aralan. Hatid ng DA, ATI, PhilRice at mga lokal na ahensya sa rehiyon. Sigurado akong madadagdagan ang iyong kaalaman. O siya, upo na ng diretso dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon. Makinig at matuto sa Palay Aralan. Sa mapagpalang umaga sa lahat ng ating tagapakinig, ito ang pang-siyam na araw na pagsasaere ng ating School on the Air on Smart Rice Agriculture. Samahan ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa mga bagong teknolohiya sa pagpapalayan. Tayo ay mapapanood sa Facebook page ATI Mimaropa at RN Rojas Online at mapapakinggan sa 98.9 Radyo natin Rojas tuwing araw ng Martes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa 105.3 Radyo natin Pinamalayan at 103.7 Radyo natin Bungabong, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Bago tayo pumalaot sa ating pagprograma, batiin muna natin ang nanalo sa ating Sowatex promo sa nakaraan nating pagsasaere. Ang iniwan naming katanungan sa nakaraang pagsasaere ng programa ay, ano ang magiging epekto ng hindi maayos na paghahanda ng lupa? At ang tamang sagot sa iniwan naming katanungan, so kahit alin po dito, sinagot po dito ng ating mga estudyante, so ito po yung mga tamang sagot, madamo, hindi maayos ang patubig, at distribusyon ng sustansya, at mahirap maglipat tanim. At Mark, sino po ba yung nanalo sa ating Sowatex promo? Yan ang nanalo na noong ating Sowatex promo noong nakaraang Thursday o noong Webes. Mula sa Barangay Maliwanag, Mansalay, si Miss Cheryl Royo. Congratulations po. At noong Sabado, meron tayong isang nanalo mula sa Barangay Palayan, Pinamalayan, si Miss Esther H. Lumage. At nung Sunday naman, meron tayong dalawang nanalo mula sa Santa Maria, Pinamalayan, si Miss Balbina Osicos at mula sa Barangay Tawas, Bungabong, Jamie Bayeta. Congratulations po sa inyong lahat. Yes, congratulations po sa lahat ng nanalo sa ating Sowatex promo. Nanalo po kayo ng 60 pesos na load. At ngayong umaga, Mark, bago po tayo magsimula sa ating leksyon ngayong araw po na ito, magkakaroon muna tayo ng recap dun sa ating first to sixth airing. So alam naman po natin, ito po yung coverage po ng ating first short quiz o unang maikling pagsusulit po natin. So ang coverage po natin ay mula unang pagsasaere hanggang pang-anim na pagsasaere. Kaya sa ating mga estudyante na hindi pa po nakapag-exam, kasi tapos na po tayo sa ating 6th airings at malapit na rin po yung ating 12th airings. So, ibibigay na rin po namin yung second short quiz o yung pangalawang maikling pagsusulit po natin. So, ano po ba yung mga natalakay natin mula una hanggang pang-anim na pagsasaere? Para din po ay hindi rin makalimutan ng ating mga estudyante po pag nag-i-exam po tayo, lalo na po ngayon na alam po namin na yung ating mga municipal coordinators ay siguro ay ngayon pa lang po nagbibigay ng mga forms para sa ating first short quiz. So ito po yung mga natalakay natin sa ating una hanggang anim na pagsasaere. So sa first airing, ang topic po natin ay one day approach
at yung SOA is our program mechanics. So sa ating mga estudyante po, paalala po para po ay makakuha tayo ng perfect score kasi dito po kami kumukuha ng mga questions dun sa ating first short quiz. So sa first airing natin, sabi ko nga po, one day approach at SOA is our program mechanics po yung ating topic. So napag-alaman po natin o natutunan po natin na ang tema po o titulo po ng programang School on the Air on Smart Rice Agriculture ay palay-aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawid. At natalakay din natin na ang programang School on the Air on Smart Rice Agriculture ay mapapakinggan sa loob ng isang oras, 2 beses sa isang linggo. Yan, nasabi din namin yan. Din sa ating SOA SRA program mechanics din, napag-alaman po natin na maituturing na pasado ang isang estudyante ng programang School on the Air on Smart Rice Agriculture kung ito ay nakakuha ng kabuuang markang 75% pataas. Yan, nabigyan din kayo ng impormasyon ukol sa 1DA approach na binubuo ito ng 12 estratehiya na ngayon naman ay nadagdagan na ng 4 na strategy, bali 16 na ito ngayon. Ito ay sinusulong ang kagawaran ng pagsasaka upang mas lalong maisulong at mas mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa ating bansa. Ilan sa mga estratehiyang nabanggit noong first airing ay ang climate change adaptation and mitigation measure, farm clustering, PAFES, digital agriculture and strategic communication support. Yes, for more information about po sa one-day approach, so bisitahin lamang po ang website ng Kagawaran ng Pagsasaka o Department of Agriculture para po ay mas matutunan nyo talaga ng mabuti itong one-day approach na may 16 na estratehiya na po ngayon. And then sa pangalawang pagsasaeri po natin, sa second airing, yung topic po natin ay Overview of Rice Tarification Law and the National Rice Program. So natutunan natin na sa ilalim ng Rice Tarification Law o RA 11203, so tatandaan po natin ha, RA 11203, tinanggal ang limitasyon sa importasyon ng bigas kasabay ng pagpataw ng buwis o taripa sa imported na bigas. Natutunan din natin kung ano ba yung Rice Competitive Enhancement Fund or yung RCEF natin tinatawag, yung RCEF program. Ito ay may 4 na bahagi or components. Ito ay tulad ng mechanization program na kung saan PhilMEC ang namamahala nito. Meron din tayong seed program na ang PhilRice naman ang namamahala. Meron din tayong credit program na Land Bank at saka DBP ang namamahala at meron tayong Extension Services Program na ATI ang namamahala dito. Yes, pinangungunahan ng ATI. Pero may mga pagsasanay din naman po na isinisagawa yung ibang ahensya kagaya ng PhilRice, ng PhilMEC. So may mga trainings din po sila pero pinangungunahan pa rin ng ATI ang Extension Services Program. And then, natalakay din natin yung National Rice Program. So ito po yung ilan sa kanilang mga programa. So unang-una yung research and development. So sa programang ito nagkakaroon po ng pagsasaliksik tungkol sa local variety na gagamitin ng ating mga magsasaka, tungkol sa prime o pest risk identification management at RCM. Then meron din silang extension support. So nakapaloob po dito yung field demonstration, RCM extension support and trainings for farmers. Then meron din silang programa tungkol sa machinery and post-harvest facility support, irrigation support and assistance for inbred and hybrid seeds. Yan, napag-alaman din natin na merong 10 bilyong kabuang halaga ng Rice Competitiveness Enhancement Fund kada taon. Yes, at sa pangatlong pagsasaeri po natin, ano po ba yung paksang natalakay natin? So, tinalakay natin ang regarding po dun sa climate change. So, ano ba ang climate change? Ang climate change ay isang phenomena o pangyayari na kasalukuyang nararanasan ng ating mundo na nagdudulot ng malalakas na bagyo, matitinding tagtuyot, pagbaha at pagkasira ng ari-arian at agrikultura. Yan, natutunan din natin na ang climate change
ang nagdudulot ng malawakang pag-init ng ating mundo o yung tinatawag na global warming. So, natutunan din natin, ano-ano po ba yung maaaring gawin para mapagaan ang hindi po kanais-nais na epekto ng climate change? So, ibinahagi po ng ating mga tagapagsalita from PhilRice na kailangan daw po mag-diversify ng mga farming activities. So, wag lang magpalay, gamitin yung mga ibang space sa ating bukid para taniman ng ibang crops. Gumamit din tayo ng iba pang climate smart technologies for climate change adaptation. Isa na dito yung alternate wetting and drying. And then gumamit din tayo ng teknolohiyang efficient irrigation system at drip irrigation system upang ma-maximize yung gamit ng tubig na napakalimitadong supply sa panahon ng matinding tagtuyo. Yan, nabigyang kaalaman din tayo kung ano ba yung mga dapat gamitin na variety ng palay na pwedeng magiging matatag sa climate change o yung tinatawag nating El Niño at La Niña. Isa na dito yung paggamit ng tinatawag na drought-resistant variety. Meron din tayong water-submergence-tolerant varieties. Meron din tayong saline-tolerant rice varieties at heat-tolerant rice varieties. Yes, at nabigyan natin sila, Mark, mga halimbawa ng mga varieties na ito, mga variety ng palay dun sa ating pagsasaere dun sa K-Check 1 at 2. So, pero hindi po yun sakop ng ating first short quiz po. Ano? Then sa pang-apat na pagsasaere, fourth airing po natin, na-discuss po natin, yung paksa po natin ay tungkol sa kahalagahan ng crop insurance and financing. So, ito yung production and loan plans. So, napag-alaman natin o natutunan natin na ang maaaring maka-avail ng rice crop insurance ay yung mga lehitimong magsasaka na nakatala sa RSBSA or Registry System for Basic Sector in Agriculture. Mga magsasakang miyembro ng Irrigators Associations na nangihiram ng puhunan o may sariling puhunan. At mga magsasakang miyembro ng mga kooperatiba na nanghihiram ng puhunan o may sariling puhunan, mga magsasaka na nanghihiram ng puhunan sa mga lending institutions like Land Bank, DBP, Rural Banks at mga non-governmental organizations, at mga beneficiaries ng DAE programs at mga individual na nais magpasiguro o mga magsasakang may sariling puhunan. Yan. Ito naman ang mga proseso. Ano? Kailangan bago magpunla, magkatapos magpunla at hanggang 15 araw pagkatapos maglipat. Tanim, pwede lamang mag-apply ng insurance o ipasigurado ang mga pananim sa PCIC. At ang coverage po ng siguro o insurance ay natural na kalamidad gaya ng bagyo, baha, tagtuyot, pagputok ng bulkan, lindol at mga sakit at peste ng palay. At ang halaga naman ng siguro ay 8.48% or 84.80 pesos sa bawat 1,000 na coverage. Sa mga nanghihiram naman ng puhunan o borrowing farmer, ito ay 5.88% or 58.80 pesos sa bawat 1,000. Sa mga nanghihiram naman ng puhunan, may share dito ang ating mga lending institution. Ang prima kung tag-ulan, ito ay 2.6% of the amount of cover o 26 pesos sa bawat 1,000. Kung tag-araw naman, ito ay 2.63% or 26.30 pesos kada 1,000 at sa borrowing naman ay 1.82% or 18.20 kada 1,000 at 0.81 para sa mga lending institutions o 8 pesos and 10 centavos para sa mga lending institutions. Ano po ba yung mga requirements? So, sa mga magsasaka na may sariling puhunan o tinatawag natin na self-finance, ang kailangan lang po ay mag-fill out ng application for crop insurance, mag-submit ng standard farm plan and budget, at ilagay o i-drawing ang croquis ng bukid. Sa mga nanghihiram naman ng puhunan, mayroon po tayong fini-fill out na list of borrower standard farm plan at budget at idodrawing ang croquis ng bukid. Kapag nasira ang mga pananim, kailangang magsumitin ang mga magsasaka ng claim for indemnity sa loob po ng 20 o 20 araw mula ng mapinsala o bago anihin
yung mga pananim. Kung ang tumama ay bagyo, baha, lindol o bulkan. Kung ang dahilan ng pinsala ay peste, sakit o tuyo, ipadala agad ang claim for indemnity sa PCIC. Napag-alaman din natin ang Agricultural Credit Policy Council o yung tinatawag nating ACPC ay isang ahensya ng kagawaran ng pagsasaka na nagpapahiram ng puhunan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga lending conduits. Yes, at ang mga partner lending institutions o lending conduits ng ACPC dito sa Oriental Mindoro, kung saan pwede lumapit ang ating mga magsasaka na gustong humiram ng puhunan, ay ang Saklaw Foundation na meron silang opisina dito sa Calapan at Rojas. Partner din po nila yung Rural Bank of Bansud at isang kooperatiba na matatagpuan sa Bungabong. Ano-ano ba yung mga programa ng ACPC? Meron dito sa ilalim ng Sure Loan Program ng ACPC, maaaring humiram ng 25,000 pesos ang mga maliliit na magsasaka na walang interes o tubo at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Meron din silang programa, ito yung tinatawag na Kaya Loan Program. Ito ay para sa mga 18 to 30 years old, graduate ng formal at non-formal schooling. So ito yung pag sinabi nating non-formal schooling, ito yung graduate ng training na sa TESDA at ATI. At dapat sila ay RSBSA registered. For documentary requirements para sa mga individual farmers, one government-issued ID with picture, proof of registration from RSBSA, and simple business plan. Yes, at pagdating naman po sa ating panglimang pagsasaere, tinalakay natin, topic po natin, or paksa, ay overview of Palay Check System. So napag-alaman natin o natutunan natin na ang Palay Check System ay isang sistema ng pamamahala ng palay kung saan ipinapakita ang recommendadong teknolohiya para makamit ang tinatawag na K-checks. Napag-alaman din natin na ang palay check system ay may siyam na K-checks. At ang K-checks ay napapaloob sa iba't ibang bahagi ng pamamahala ng pagpapalayan mula sa pagpili ng binhi o variety, pamamahala ng lupa, pamamahala ng tubig, sustansya at peste ng palayan hanggang sa pag-aani at maging sa pagsisinop ng inaani. Yan, sa palay check system, nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro ang mga magsasaka at nalalaman nila ang kahinaan o kalakasan sa kanilang mga ginagawa sa kanilang pagpapalayan. At sa sistemang palay check, mayroong rekomendasyon na ipinapakita at sa pamamagitan ng key checks, malaman ng ating mga magsasaka kung anong po pwede nilang gawin upang mapataas ang kanilang ani. Pero rekomendasyon ito at pwede din nilang gamitin yung kanilang dati nang ginagawa para makita nila ngayon kung alin ang mas mahalaga o mas maganda sa mga practice na kanilang isinasagawa. Sa paggamit ng key check, pag mas marami kang key check na nasusunod, ibig sabihin nasusunod mo yung mga rekomendasyon. At yung panghuli natin sa ating pang-anim na pagsasaere, ang paksa po natin ay tungkol sa K-check 1. So ang unang K-check ay ang paggamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Yan, kapag dekalidad na variety ang itatanim, sigurado na makakapagdagdag ito ng 10% anis sa ating magsasaka. So ano-ano po ba yung dapat isalang-alang sa pagpili ng binhi o variety na palay na itatanim? So ito yung mahalaga po para sa ating mga magsasaka. Ito yung mga magiging basihan po natin sa pagpili ng binhi o variety ng palay na itatanim. Unang-una, dapat ang binhi po ay mataas ang kalidad. Kapag sinabing mataas ang kalidad, ito po ay puro at malilintog ang butil. Dapat din po ito ay matibay sa sakit, malakas umani, at dapat ang itatanim na variety, ito ay rekomendado sa ating lugar na pagtataniman. Paano ba natin masisiguro na dekalidad ang ating binhing gagamitin? Masisiguro nating dekalidad ang binhi ng palay na gagamitin sa pagtatanim kung ito ay sertipikado ng National Seed Quality Control Services o NSQCS. At yun yung ating mga natalakay, ating natutunan dun sa ating first airing hanggang
sixth airing natin. Unang pagsasairi hanggang anim na pagsasairi at yun po yung coverage po ng ating first short quiz. At paalala po sa ating mga estudyante na hindi pa po nakapag-exam, nakasagot po sa ating first short quiz. O unang maikling pagsusulit po natin, makipag-coordinate lang po sa ating mga municipal coordinators bawat munisipyo para mabigyan kayo ng forms. At pag natapos nyo na pong masagutan yung ating first short quiz, ito po ay ibabalik po ninyo sa ating mga municipal coordinators bawat munisipyo. Then Mark, bago po tayo mag-start sa ating leksyon po ngayong umaga, shoutout po muna kay Cesar Fortes. Good morning, God bless, watching from Bungabong. And good morning din po, Mary Saba de Guzman. Good morning and God bless po. At sa aming pagbabalik po sa ating mga estudyante, huwag po kayong maglipat ng istasyon dahil sa pagbabalik po namin ay magsisimula na po ang ating paksa. Tatalakayin natin ang paksa natin sa araw na ito. Magbabalik pa po ang ating programa pagkalipas ng ilang paalala. Pabida at pasiklab ang magsasaka si Sandro. Matapos mag-ani, ay agad-agad ng trinaktora, sinuyo at nilinang ang lupa. At nauna ng nagtanim, habang ang mga katabing bukid ay di pa ginagalaw matapos anihin. Ang napala ni Sandro, palayang dinumog na, kinuyog pa ng mga peste. Naku, sayang naman ang oras. Dahil sa naka-ani na, ipapahanda ako na kaagad ang aking lupa nang makatanim na. May pahuna naman ako. Wala nang pahinga-pahinga pa. Tanim na agad. Round trip kumbaga. Ano pang hihintayin ko? Uunahan ko na ring magtanim sina paring Gibo at Mitoy. Siguradong mas mataas ding mabibili ang palay ko kasi wala pang ibang mabibili ang mga millers. Sa pagtatanim man lang eh, dehado sila sa akin. Makalipas ang mahigit isang buwan. Oh no! Bakit parang pinag-aagawan ng mga peste at sakit ang aking palayan? Misto lang nakawala sa lockdown ng mga sandamakmak na pesting ito. Bakit kaya? Kakapagtaka! Aba, at nagtaka pa itong si Sandro pasiklab. Naku Sandro, dapat kasi pinagpahinga mo ang iyong lupa. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Nag-e-enjoy ang mga kulisap sa pag-eat all you can sa iyong palay. Tuloy-tuloy ba naman ang supply ng pagkain nila? Teka lang, mag-isa ako dito sa pahingahan ko ah. Bakit may boses ako naririnig? What is happening? Sandro, ako ang iyong konsensya. Mas magandang sabayan ang pagtatanim sa mga katabi mong bukid para kalat ang mga peste at hindi gaanong makapinsala sa iilang palayan. Ako po, bakit may nagsasalita? Kung sino man po kayo, opo, ipapahinga ko na ang lupa ko at di na ako basta-basta mauunang magtatanim. Total, para rin naman sa kabutihan ng aking palayan, wika nyo nga. Sandro, esposo ko, bakit ka nagsasalitang mag-isa? Sino yung kausap mo? Sandro ha, binabalaan kita. Huwag na huwag ka maglulok at lagot ka talaga sa akin. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Lesson 4, pagtatanim. Nagtanim ng sabayan matapos pagpahingahin ang lupa. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa Quick Check 3. Nagtanim ng sabayan matapos pagpahingahin ang lupa. Para mabigyan tayo ng impormasyon tungkol sa Quick Check 3, pakinggan natin ang panayam ni Mang Fred kay Ginang Rowena A. Pineda, isa sa mga agriculturists na mula sa Philrise. Ngayong araw ay tatalakayin at hihimayin natin ang kahalagahan ng pagpapahinga ng lupa at sabayang pagtatanim. Synchronous planting ang tawag ng mga Inglesero at Inglesera. Pag-uusapan natin kung paano nga ba isagawa ang pagpapahinga ng lupa at sabayang pagtatanim. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa Philrise, si Ginang Rowena A. Pineda. Ma'am Weng, ano po ba ang ibig sabihin ng nakapahingang lupa? Ang ibig sabihin po na nakapahingang lupa ay ang panahon na ang lupang sinasaka ay hindi tinaniman ng parehong crop or pananim.
Napapagod din ba ang lupa? Siyempre po, napapagod din po ang ating lupa sapagkat ito po ay nagbibigay ng enerhiya na ang katumbas po ay ang mga produkto na ating pong inaani mula rito. Parang sa tao din po yan. Imagine niyo po ang ating magsasakan na nagtatrabaho ng buong araw sa kanyang palayan nang walang pahinga, magiging produktibo pa din po kaya tayo? Siyempre po, hindi. Ang lupa, kagaya po ng tao, ay napapagod din, kaya kailangan po nating magpahinga. Eh, ano-ano ba ang tamang gawain o kailangan gawin sa pagpapahinga ng lupa? Ibig sabihin ba nito ay wala kahit anong itatanim sa ating lupa? Ang mga dapat po nating gawin o ikonsidera sa pagpapahinga ng lupa ay dapat po at least 30 days na pagpahingahin ang lupa pagkatapos mag-ani bago magtanim ulit. Ibig sabihin po, dapat ito ay walang tanim o crops na kagaya ng rice, hindi rice ang ma-establish. Ibig sabihin po, pwedeng other crops, wag lang pong palay ulit. Kasi po, pag parehas na palay at hindi na pagpahinga, parehas po ang kanilang peste at mga sakit. So kailangan po pala na at least 30 araw o 1 buwan sa pagpapahinga ng lupa. Eh, ano po ba ang epekto sa palayan kapag hindi po nakapagpahinga ang lupa matapos makapag-ani? Kapag hindi po natin ipinapahinga ang ating lupang sakahan matapos tayong makapag-ani, binibigyan po natin ng patuloy na supply ng pagkain ang mga pesteng kulisap. Hindi napuputol ang life cycle at patuloy ang kanilang pagdami. Ibig sabihin, hindi nasusugpo ang pagdami ng pesteng kulisap at hindi nasisira ang pinamamahayan ng mga sakit. Yun! Nalaman po natin ang pagpapahinga po ng lupa. Eh, ano naman po ang ibig sabihin ng sabayang pagtatanim at paano po ito isagawa? Ang ibig sabihin ng sabayang pagtatanim ay nagtanim ng sabayan ng isang komunidad o ang isang barangay sa loob ng 1 buwan. Or ito yung sinasabi natin na 14 days before and 14 days after ng peak ng majority ng taniman sa isang barangay o komunidad. Makikita ito kung may iba't ibang yugto ang palayan sa isang komunidad. Ibig sabihin, may hamak na mas nauna o sadyang nahuli. Iyon ang halimbawa ng hindi sabayan. Ang sabayan, matapos ang lahat ng pagtatanim ng hindi lalagpas sa 1 buwan. Ayan, parang yung ibang area po kasi natin ay nandoon makikita yung rice garden. So Ma'am Weng, ano-ano ba ang kabutihang mapapala sa nakapahingang lupa at sabayang pagtatanim? Ang ating pong pakinabang o benepisyo sa nakapagpahingang lupa at sabayang pagtatanim ay naiiwasan natin ang patuloy na pagdami ng pesteng kulisap. Mas epesyente po nating nagagamit ang ating patubig dahil parehas ang antas ng pangangailangan ng tubig ng bawat karatig bukid. Naiiwasan ang malaking pagbawas ng ani dahil sa peste, kung saan sabayan ang pagtatanim, kalat ang lahat ng peste sa iba't ibang parayan. Hindi nakatuon sa iisang bukid lamang ang mga peste. Ito ay napapubulukan din ang mga dayami at nagsisilbing pataba. Yan. So hindi lamang pala sa pagtatanim yung kainaman po ng ating tinalakay. Baka po may mga mensahe pa po kayo sa ating mga magsasaka at sa ating tagapakinig. Para po sa ating mga magsasaka, mahalaga po na sundin natin ang mga rekomendasyon sa pagpapahinga ng lupa ng at least 30 days at sabayang pagtatanim ng within a month sa inyong lokalidad o sa inyong barangay upang tayo ay makabawas sa pagdami ng peste at maiwasan ang labis na paggamit ng kemikal sa pagpuksa nito. Nagagamit din po natin ng epesyente ang tubig irigasyon at naibabalik po natin ang mga sustansya na galing po sa atin sa pamamagitan po ng pagpapubulok po ng ating mga dayami. Mahalagang nakapagpahinga ang palayan ng mga 30 araw man lamang pagkatapos mag-anim mga kamagsasaka nang hindi magtuloy-tuloy ang makakain o mapagkakanlungan ng mga pesteng insekto. Nababawasan din ang mga pinagmumula ng sakit mula sa nakaraang pagtatanim dahil namamatay sila bago pa man magsimula ang susunod na taniman. Hindi lang yan, kapag naiwang nakatiwangwang o walang tanimang bukid ay nagkakaroon ng sapat na panahon na mabulok ang mga dayami na nagsisilbi namang pataba
huwag lang sunugin ang dayami. Sa pagtatanim naman, pasok ka sa tinaguriang sa bayang pagtatanim kapag nakapagtanim ka na at ang karamihan, 14 na araw bago o 14 days pagkatapos ng regular na schedule ng pagtatanim sa inyong lugar. Walang lubang nauuna o nahuhuling magtanim. So ayan, nabigyang linaw tayo kung ano ba yung importansya ng pagpapahinga ng lupa at sa bayang pagtatanim. So Mark, para hindi makalimutan ng ating mga estudyante po, ano, lalo-lalo na po yung ating mga estudyante na hindi natapos magsulat sa kanilang mga notebook. So ito po yung summarize ng na-discuss po. Ito yung summary na na-discuss po ni Ma'am Weng. So ano po ba ang ibig sabihin ng nakapahingang lupa? So ang ibig sabihin po na nakapahingang lupa ay ang panahon na ang lupang sinasaka ay hindi tinaniman ng parihong crop o pananim. Ano po ba ang dapat gawin o gawain natin sa pagpapahinga ng lupa? Kapag po sinabi na nakapahingang lupa, hindi po ibig sabihin na wala kahit anong itatanim sa ating lupa. So ang mga dapat nating gawin o i-consider sa pagpapahinga ng lupa ay dapat at least 30 days o 30 araw na pagpahingahin ang lupa pagkatapos mag-ani at bago magtanim ulit. Ibig sabihin po, dapat walang tanim o crops na kagaya ng rice. Pwedeng other crops, wag lang palay ulit. Kasi kapag parehas na palay at hindi nakapagpahinga, parehas po ang kanilang peste at mga sakit. Ano ba ang epekto na sa palayan kapag hindi nakapagpahinga ang lupa matapos makapag-ani? So unang-una, kapag hindi natin ipinapahinga ang ating lupang sakahan matapos tayong makapag-ani, binibigyan natin ng patuloy na supply ng pagkain ang mga pesting kulisap. Ibig sabihin po, hindi po napuputol ang life cycle at patuloy ang kanilang pagdami. Hindi nasusog po ang pagdami ng pesting kulisap at hindi po nasisira ang pinamamahayan ng mga sakit. Ano naman ang ibig sabihin ng sabayang pagtatanim? So, ang ibig sabihin ng sabayang pagtatanim ay nagtanim ng sabaya ng isang komunidad o ang isang barangay sa loob ng isang buwan. So, ito yung sinasabi natin na 14 days before and 14 days after ng peak ng majority ng taniman sa isang barangay o komunidad. Ano po ba yung kabutihang mapapalasan na nakapahingang lupa at sabay na sabayang pagtatanim? Yan. Naiiwasan po natin ang patuloy na pagdami ng pesting kulisap, mas epesyente nating nagagamit ang ating patubig, at naiiwasan po natin ang malaking pagbawas ng ani dahil sa peste. At yun po yung natalakay ni Ma'am Weng kanina, isang tagapagsalita mula sa Philrice. Kaya sa ating mga tagapakinig, huwag maglipat ng istasyon dahil sa aming pagbabalik, bibigyan namin kayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa K-Check 3. Magbabalik pa ang ating programa pagkalipas ng ilang paalala. Makabuluhan at latest chika sa pagpapalayan. Check mo sa DA Philrice Facebook page. Sa DA Philrice Facebook page, updated ka sa mga latest at lapat na rice technologies. Mga kwento sa tunay na buhay ng mga magsasaka. Meron yan sa DA Philrice Facebook page. Babasahin, technology videos, rice advisories at kung ano-ano pa. I-follow ang DA Philrice Facebook page. Anihin natin ang palay sa tamang panahon. Kung ginapas, mag-ani kung 85-90% ng mga butil ay hinog na. Kung gagamit ng combine harvester, maaaring paabutin ng 90-95% ang pagkahinog. Kung pambinhi naman, mainam na ang 95-100% na pagkahinog ng butil. Huwag baliwalain. Papangit ang kalidad ng palay kung masyadong adelantado o atrasado ang pag-ani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa Philrice Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang Philrice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. San ba lakad, Karding? Sa bayan lang, mag-withdraw sa bangko. Karding naman,
Wala tayong bangko sa kabilang bayan. Ayan ang sa tapat ang bangko natin. San ka ba talaga pupunta, Karding? Pupunta nga ako sa bayan, kulit eh. Makiki-internet, bangko ng kaalaman ang sinasabi ko. Pinoy Rice Knowledge Bank sa www.pinoyrice.com. Sa Pinoy Rice Knowledge Bank, pwedeng ang mag-withdraw ng mga videos, babasahin, audio clips at PowerPoint presentations tungkol sa pagpapalayan. Bisitahin ang www.pinoyrice.com. Totoo ba ito o sabi-sabi lamang? Bababa ng 5% ang ani kapag hindi naararo at nasuyod ng mabuti ang lupa? Totoo yan, Manong Farmer. Sa halip na 100 sako ang hahakutin sa isang ektarya mo, makontento ka sa mga 95 sako na lang kapag hindi naihandang mabuti ang bukid mo. Kaya naman, siguraduhin napabulok ng husto ang mga damo at dayami upang mas madaling mapatag ng maayos ang lupa. Magsasaka ka na rin lang, sagarin mo ang iyong anihin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Diretso ang mga bagong natututunan sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Palay Aralan. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Palay Aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawid. Para mas madagdagan pa ang ating mga kaalaman, kung ano pa ang mga kahalagahan at importansya na nakapagpahingang lupa at sa bayang pagtatanim, makapanayam natin sa umagang ito ang Project Development Assistant 2 ng ATI Mimaropa. Siya ay graduate ng Rice Specialist Training Course sa Philippine Rice Research Institute. Ating makapanayam si Ma'am Joanne Yu Karingan. Okay po, yes. So, good morning po sa ating mga nakikinig po ngayon, aming pong mga mahal na magsasaka. Binabati ko rin po ang aming Center Director, walang iba po kundi si Sir Pat Andrew B. Barrientos. At gayon din po yung aking mga kasama po dyan sa past section po, yan, na pinungunahan po ng aking immediate supervisor po, si Sir Norbs, si Ma'am Malen, si Ate Anot, si Ate Mase, Ate Osang, Ate Pisay, at Ate Karen. Siya ina po at gayon din yung aking mga gwapong kuya, si Kuya Joel, Kuya Jason, and Kuya Ado. So, good morning po sa ating lahat. So, ngayong umaga, Ma'am Joanne, ay pag-uusapan po natin itong K-Check 3. Ito yung pagpapahinga ng lupa at yung sabayang pagtatanim. Okay po, yan. So, ano po ba yung mga dapat nating isaalang-alang pag nagpapahinga ng lupa? So, ang isang buwan pong pagkakatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesting kulisap. Yan. So, ang tubig at irrigasyon din po sa komunidad ay kailangang isang alang-alang sa pamamaraang ito. So, dapat po ang ating palayan ay nakapahinga ng 30 araw pagkatapos mag-ani at upang mas maging protektibo ang ating lupa sa susunod po nating taniman. So, yan po yung mga ilan po na dapat po nating ibigay o ating alamin na isinasaalang-alang po sa pagpapahinga po ng lupa. Yes, so naanbanggit po ni Ma'am Joanne po na kailangan ng 30 days o 30 araw na ay pagpahinga muna ang lupa bago po tamnan. So ibig sabihin po Ma'am Joanne sa pagpapahinga po ng lupa, ibig sabihin po ba ay wala tayong itatanim talaga totally na crops? O may itatanim, may pwede po tayong itanim bukod po sa palay? Okay po, so sa pagpapahinga po ng lupa, hindi naman po pag sinabing ipapahinga yung lupa ay nakatiwangwang po na walang tanim. So maaari pa rin po tayo magtanim katulad nga po ng munggo, mais, pakwan at iba pa pong halaman. So ito po ay kung after po ng cropping season po nito, tapos ipapahinga po natin, pwede po nating tanim naman po ng ibang crops o iba pong halaman. So isa pa din po kaya munggo po yung karaniwan na tinatanim po ng ating mga magsasaka po o pinapractice po nila sapagkat po ang munggo, yan, yung po ay mayaman sa nutrihino o yung tinatawag po nating nitrogen na kung saan po ito po yung pangunahing pataba o kailangan po ng ating palay sa kanyang paglaki. Yan po. So yan po yung mga ilang halimbawa na pwede po nating itanim.
Para hindi po makalimutan po ng ating mga tagapakinig, Ma'am Joanne. So, pwede pong magtanim ng mais, pakwan, at munggo po. At munggo. Pero bukod po dito, meron pa pong ibang mga halaman po na bukod po nating itanim o mga crops. Basta lang po, yung mga itatanim natin ay mayaman sa nutrihino. Yes po. Para maibalik yung supply ng nitrogen dun sa lupa. Yes po, yan. So, talagang makikita po natin may mga ilang pong lugar na nagpa-practice po talaga na munggo po yung tinatanim. So, isa po yung sa kanilang benefits ay dahil po mas mabibigyan pa po ng nutrihino yung lupa na kung saan yung gagamitin po nilang kung saan po sila magtatanim. Yan po. Yes, so tapos na po tayo sa pagpahinga ng lupa. Ma'am Joanne, ang next question po namin ay ano pa po ba yung mga dapat din sa alang-alang at tandaan ng ating mga magsasaka sa sabayang pagtatanim? Yan po. So, kung kanina po, doon po sa naging RP po natin, yan, so na-discuss po na kaya po dapat importante po nagkakaroon po ng sabayang pagtatanim ay sapagkat ito'y nakatutulong upang maiwasan po natin yung pagdami ng populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit po ng palay. So, dito po ay sinasaalang-alang din po natin sa sabayang pagtatanim ang ating pong tinatawag na dapat ay nakatanim na ang karamihan ng 14 na araw bago at 14 pagkatapos ang regular na schedule ng pagtatanim ayon sa dating ng patubig sa lugar. So, napakahalaga po na sabayan natin yung mga karatig po natin na palayan sa pagtatanim dahil syempre po kailangan po natin ng tubig. So, dito po, kung hindi po tayo makikisabay din sa iba na nagtatanim, saan po yung ating panggagalingan na source of ng water? Then, dito din po, inaano natin na yung kalat, yung peste, kung saan po ay hindi na kapag ikaw yung mismo lang na nauna na nagtanim, maaaring posibilidad na talagang yung mga peste po natin ay dun na po sa inyong mismong tanim na pumunta at manginain po ng ating palay. So, kung sabay-sabay, maaaring pong equal o talagang kalat yung peste, hindi agad maaapektuhan yung isang tanim na yung ating karatig. So, yun po yung napakahalaga na dapat nating alamin sa sabayang pagtatanim. So, ito po ba, Ma'am Joanne, ay karamihan po ba sa ating mga magsasaka ngayon na nagpapalayan ay pinapractice po itong sabayang pagtatanim? Yes po. May ilang po akong nakikita talaga na sabay-sabay po sila na nagtatanim. Pero, kaya po hindi naman po porket sabay-sabay na mag-kwari, tatalok, kumbaga po ipasok dun sa within a 1 month ay nakatanim na ang buong komunidad po. So yun po yung importansya ng sabayang pagtatanim. Yan po, so dito din po sa sabayang pagtatanim, sa bawat nga pong akichak na ito ay meron tayong tinatawag na mga assessment o yung pagtataya po at recommendation. So, kung ilan po sa ating mga magsasaka ay nagsagawa po ng third cropping. Ano po? So, ito po ay masasabi po natin na kung kayo po ay nag-third cropping at yun po, nagtanim po uli kayo ng 3 beses ng taon, ito po ay hindi na po natin nasunod ang key check number 3 din po. Ano po? Yan. So, kumbaga po, doon na na hindi na natin napahinga ng maayos o nung sapat na panahon ng pagpapahinga ng lupa, hindi na din po natin naisagawa dahil nagkaroon po tayo ng 3 pagtatanim sa 1 taon. So, ang dapat tandaan po ng ating mga magsasaka, Ma'am Joanne, ay kailangan lang po, ilang croppings lang po ba dapat sila magtanim? Mas ideal po talaga at mas inaano po talaga natin na dapat ay 2 beses lang po sa 1 taon. 2 cropping seasons lang po. So, 2 beses lang sila pwedeng magtanim sa 1 taon. Opo, para makapahinga po yung ating lupa talaga na nasa tamang duration po ng pagpapahinga po ng lupa. Yes, kasi karamihan nga sa ating mga magsasaka ngayon kasi ang habol nila ay yung 6. Dapat 3, yung iba talaga ay 3 beses na nagtatanim sa 1 taon. So, hindi pala ina-advise o hindi rekomendasyon na magtanim ng 3 beses sa 1 taon. Dapat ay 2 beses lang para po ay makapagpahinga po yung ating lupa. Yes po. Okay po, maraming salamat po, Ma'am Joanne. Sa atin pong mga tagapakinig, ito po ay dapat yung atin pong mga natutunan ngayong araw ay dapat po ay may apply na po natin sa mga susunod. At ito po ang dapat natin mga tandaan. Ano po?
Sa pagpapahinga po ng lupa, dapat po ay 30 days po natin ipagpapahinga muna ang ating lupa. At after po nun, pwede po tayong magtanim ng mga leguminous crops like munggo, mais, pakwan at iba pa po. Dapat po hindi lang po palay po yung ating itatanim. Yun po ang ating tatandaan. Sa sabayang pagtatanim naman po, dapat po natin tandaan na dapat po nakatanim na tayo within 1 month. Dapat po tatandaan natin na 14 days before at 14 days after po tayo magtanim. So yun po, para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung ating mga estudyante po. So sana po ma-encourage namin kayo na i-apply o sundin po natin yung rekomendasyon. Ito nga K-Check 3 natin. Ito yung pagpapahinga po ng lupa at yung sabayang pagtatanim. Para po ay hindi maapektuhan po yung ating ani. So Ma'am Joanne, ano po ba yung mensahe po ninyo o dagdag mensahe para sa ating mga tagapakinig? Yun po, so sa lahat po ng ating mga nakikinig po ngayon, yan, so lag ko nga pong sinasabi na sa ating mga mahal na magsasaka na talagang tinutulungan po nating mas mapadami yung kanilang ani at ma-less po yung cost na kanilang ibinibigay po as inputs. Yan. So ating pong bigyan na rin ng kapahingahan ang ating lupa na ginagamit po natin na o pinagtataniman po ng ating mga palay. So upang mas maging produktibo po ito at mas maging maayos nating magamit at mas makapagbigay po sila ng magandang paglaki ng palay. So kung ang tao nga po ay napapagod, syempre din po yung natural resources po natin na binigay po sa atin ni God ay syempre po ay bigyan din po natin ng oras na pahingahan po ito at mas maging pangalagaan din po. So yan po, maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat Ma'am Joanne sa iyo pong nilaan ng oras sa ating programa. Sa atin pong mga estudyante, huwag kayong maglipat ng istasyon dahil sa aming pagbabalik, ibibigay na namin ang ating tanong sa ating SOA Text Promo. Upang hindi pa tsamba-tsamba lang ang pag-abo, no? Subukan ang LCC app. Gamit ang iyong Android phone, i-download ang LCC app sa Play Store. Sa LCC app, magagabayan tayong mga magsasaka kung kailangan na nga ba ng nitroheno ng palay. Ayon sa pag-aaral, mga 2,000 piso bawat hektarya ang pwedeng matipid kung saktong dami lang ng nitroheno ang gamitin. Ano pang hinihintay mo? I-download na ang LCC app. Para sa dagdag kaalaman sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang DA PhilRice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Pagmasdan mga kininto ang panyan sa buong kapulutan, sa mga malalawak na sakahan, sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhay na mga kamay upang maihatid sa pagbihang bayan, sa hapag saluhan ng bawat tahanan. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na natin ipiin. Ngayon na ang tamang panahon, payabungin ang pagkakataon upang sapat na bigas ang papaya ng Pinas. Anihin natin ang palay sa tamang panahon. Kung ginapas, mag-ani kung 85-90% ng mga butil ay hinog na. Kung gagamit ng combine harvester, maaaring paabutin ng 90-95% ang pagkahinog. Kung pambinhi naman, mainam na ang 95-100% na pagkahinog ng butil. Huwag baliwalain, papangit ang kalidad ng palay kung masyadong adelantado o atrasado ang pag-ani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423.
I-follow din ang PhilRise Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Diretso ang mga bagong natututunan sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRise. Palay Aralan. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Palay Aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawid. Sa mga estudyante, ihanda na ninyo ang inyong mga cellphone dahil ito na ang ating katanungan sa araw na ito. Palay Tanong. Ilang araw ang inirekomendang pagpapahinga ng lupa matapos ang huling pag-aani? Kung alam ninyo ang sagot sa tanong natin, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0912-762-5618 para po kayo ay manalo ng 60 pesos na load. Ulitin ko po yung numero kung saan kayo pwedeng mag-text, 0912-762-5618. Para po mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo sa ating SOWA text promo, mag-text po kayo gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Ulitin ko po, pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Para sa ating mga tagapakinig sa araw na ito, meron kaming iiwan ng Palay Kaalaman para sa inyo. Palay Kaalaman! Kwento ni Manong Francisco Paralag mula Iba, Zambales na dahil sa sabayang pagtatanim ang gawi sa kanilang lugar ay hindi na raw niya kinakailangan pang mag-spray ng lason. Kalat naman daw kasi sa maraming palayan ang mga pesting insekto kaya hindi iniinda ng bukid niya ang pananalasa ng iilan lamang na peste. Bukod sa Palay Kaalaman, ito na ang ating news update. News update. Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa sa pangunguna ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program ay magsasagawa ng 12 araw na pagsasanay tungkol sa training of trainers on production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization ngayong September 13 to 24, 2021 sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ang nasabing pagsasanay ay naglalayo na mabigyan ng karagdagang kaalaman at kakayahan ang ating mga magsasaka na nagpapalayan, mga agricultural extension workers, local farmer technicians, learning site for agriculture at farm school or owners cooperators tungkol sa pag-produce ng high quality inbred rice and seeds gamit ang mga makabagong teknolohiya at makinarya sa pagsasaka ng palay. Naglalayon din ito na sanayin ang ating mga kalahok upang maging isang tagapagsalita o resource persons for rice-related technologies or advisory services at magamit ang kanilang mga sakahan for technical briefing at pagsasanay sa ibang mga magsasaka. Para sa karagdagang impormasyon at updated na mga balita, bisitahin lamang ang Facebook page ng ATI Mimaropa at aming website at ati.da.gov.ph/ati-4b. Wala na tayong sapat na oras at kami ay magpapaalam na sa inyo. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasaere para sa panibagong paksa at talakayan dito lang sa 98.9 Radyo Natin Rojas tuwing araw ng Martes at Huwebes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong alas 12 hanggang alauna ng hapon. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at makabagong teknolohiya, sa pagpapalayan, kikita ka! Oh, ayan! May bago ka ng alam! Lahat yan natutunan sa Palay Aralan! Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRise. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan! Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA PhilRise Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA PhilRise at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Broadcasting live from the heart of Rojas Oriental.